Ebanghelyo. So Luke chapter 6, 27 and 28. Ang sabi rito, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Ang tanong, ginagawa ho ba natin yan? Diba? Sinasabi natin na nananalig tayo sa Panginoon. Yes. Sinasabi natin tayo ay umiibig sa Diyos at sa ating kapwa. Pero doon baka may kulang. Kasi kasama sa kapwa yung binabanggit dito. At yung pagsunod, baka ang pagsunod natin hindi talaga lubos-lubos. Pag-aralan ho natin yung maigi ito ngayon mga kapatid kasi gusto kong makita natin ito na dito mahalaga yung binabanggit no dito sa ating susing talata. Yung salitang binanggit dito ay, ang sabi rito, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Okay. Sige. Ano yung unang bagay na itinuturo sa atin dito sa Luke chapter 6? So ang unang tinuturo sa atin, ibigin ang kaaway. Kaya dito, hinighlight ko po yung salitang nakikinig. Kasi lahat po tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Pero sino ba talaga yung nakikinig? Yung nakikinig, yung dapat nakakaunawa. At yung nakakaunawa, dapat ito ay sumusunod. Diba? Yun po yung mahalaga dun eh. Kapag may kaya ito, naka-address po ito doon sa talagang gustong makaunawa at gustong sumunod. Pero kung gusto mo lang makinig at pagkatapos makinig, wala nang nangyari sa napakinggan mo. Kung hindi ko nga inuulit yung introduction ko sa message, tatanungin ko lang sana kayo, ano ba message last Sunday? Masasabi ho ba ninyo? Nagte-take note ho ba kayo? No, alam nyo, mayroong nagsabi, mas madali daw maalala kapag sinusulat. Kaya yun po yung isa. Yung nakikinig, dapat na itatanim sa puso, sa isip. At ito po yung ina-address nito. Gusto, hinahamon ho tayo na makinig, makaunawa at sumunod. Ngayon, ano ho ang tagubilin dito? Yung unang mensahe, dito sa aking translation, ginamit, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang napupuot sa inyo. Kaya yung tanong ko kanina, siguro ang susunod na tanong ko eh, sino sa inyo ang may kaaway? Siyempre, baka ang sagot natin, wala naman akong kaaway eh. Praise the Lord, wala tayong kaaway. Pero hindi ho natin makokontrol ito. Meron ho bang umaaway sa inyo kahit hindi nyo inaaway? No? Iba nagtuturo. So, ibig sabihin natin ito, sa bawat araw ng ating buhay, hindi natin maiiwasan na meron kang makakasamaan ng loob, magtatampo ka, magagalit ka. Normal ito sa buhay ng mga tao, kahit ikaw ay mananampalataya. Pero itong pinag-aaralan natin ngayon mga kapatid ay nagpapahayag sa atin na meron kang pagpili. Kaya nga yung pinag-usapan natin noong nakaraang linggo ay tungkol dun sa choice eh. Diba? Ikaw pa rin ang pipili, magde-decide ka, ipagpapatuloy ko ba yung ako'y magagalit? Ipagpapatuloy ko ba na ako ay mayroong kaaway? Kasi hindi natin maiwasan. Pero dahil meron tayong kaaway, no? Dito ang binabanggit eh, kung titingnan ho natin yung susunod na talata sa verse 29 na binanggit dito, ito mahirap gawin to eh. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Di ba? Ito sa Lucas. Pero Matthew, meron mong nabanggit eh, na kapag ikaw ay binato ng bato, ano sabi doon? Ano na? Batuin mo ng tinapay? Hindi lang bato ng tinapay. Bigyan mo ng tinapay. So, kaya natin pinag-aaralan ito kasi ito po ang madali. Ibigin mo yung umiibig sa'yo. Tama? Madali hong ibigin yung mga umiibig sa'yo.
yung mga gumagawa ng mabuti sa'yo, yung mga kaibig-ibig. Pero ang sinasabi dito ngayon, ito ho yung mabigat. Kung yun ang ginagawa mo, ginagawa din naman talaga ng lahat ng umiibig sa kanya. Mabuti man yung tao, may umiibig sa kanya, iniibig niya yun. Kung masama man yung tao, pero may umiibig sa kanya, kahit yung masama, umiibig pa din. No? Kaya dito pinapakita, ito yung talagang dito nyo matetest kung tayo ay talagang nakikinig at sumusunod. Kasi yung gumagawa sa'yo ng masama, yung umaaway sa'yo, iniibig mo pa rin. Sige, kung may kaaway ka dito, lumingon ka at sabihin mo, iniibig kita. Mga mag-asawa nagtinginan. Okay. Sige, tingnan po natin ito. Ngayon sa verse 30, ang sabi rito, bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. No? At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga yon. Di ba napakahirap gawin yan? Lalo na kung ang gagawa niyang kaaway mo. Buti pa kung mahal mo yung taong gumawa ng may kinuha sa iyo, pwede mo nang baliwalain. Pero dito ang pinapakita, yung hindi mo gusto. Yung tao na hindi kaaya-aya sa iyo. No, hindi mo nababawiin yung kinuha sa iyo. Alam niyo, parang ganito 'yan yung binabanggit yung kanina tungkol doon sa balabal. No, kinuha na yung balabal mo, ibigay mo pa yung damit. No, parang ganito 'yan sa panahon natin. Kung may kumuha ng cellphone mo, sabihin mo, teka, huwag lang yung cellphone ko kunin mo. Ito yung charger. Kasi hindi mo magagamit 'yan kung hindi kasama yung charger. At lalagyan ko pa yan ng load. Kaya nyo bang gawin yon? Kaya nyo gawin yon sa kung iniibig nyo yung tao, kung gusto nyo. Pero kung kaaway ninyo yun, yung umaaway sa inyo, gagawin mo ba yon? Kaya madalas, binibiro ko kayo eh. Pag nag-birthday kayo, kasama ba sa inyo ini-invite yung mga taong ayaw sa inyo? Kasi katwiran natin, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Diba? Eh mga kapatid, kapag ganun level ho yung ating attitude, ano na ang ibig sabihin ng pananampalataya mo? May nagawa bang pagbabago yung pananampalataya sa buhay mo? No? Minsan ang katwiran ng mga tao wala man akong ginawang kasalanan, siya naman ang gumawa ng kasalanan, di bahala siya sa buhay niya. Kasalanan niya yun. Di ba? Parang hindi ko pananagutan yon. Pero bilang mga mananampalataya, may challenge eh. Ito yung challenge eh. Naiibigin natin yung ating kaaway. Kaya talagang madaling ibigin yung kapwa, pero kasama sa kapwa yung kaaway. Yan ho yun. Verse 31, sabi rito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Yun po yung standard. Kung sa inyo gagawin, yung ginagawa ng taong yun at nasasaktan ka, huwag mong gawin sa kanya. Ang gawin mo, yung tingin mo na kapag ito ang ginawa sa akin, masisihan ako, kaya yun din ang gagawin ko sa kanya. Kahit hindi siya karapat-dapat. Alam niyo, pag ginawa niyo sa mga taong hindi karapat-dapat, ang ibig sabihin yung grace ng Panginoon nasa inyo. Amen po ba? Oh, tahimik. Walang nag-amen. Amen po ba? Yan. Kaya sabi rito sa verse 32, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kaya walang gantimpala doon, mga kapatid. Kasi iniibig din kayo, iniibig niyo rin siya. Tapos tingnan niyo dito ito. Sabi rito, ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Walang difference. Verse 33, kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. Diba? Verse 34, at kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Diba pag nagpapautang ka, tinitingnan mo, may capacity ba itong magbayad? Pag wala, wala na lang. Huwag na lang.
Bibigyan ko na lang. Pero hindi ko papautangin para hindi rin siya magbabayad. Minsan nga, mas maganda yun, mas tama pa yun. No, at least talagang tumulong ka, nagbigay ka. Maaring hindi nga lang yung ina-expect na hinihingi niya. Kaya sabi rito, kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y mababayaran. Ngayon, ano po ang implication nito? Eh kung merong may mga utang sa inyo. Kaya nga idadalangin ninyo. Di ba kanto yan eh? Dumarating ang panahon yung mga umuutang, bago mangutang yan, mabait yan eh. Pagdating sa singilan, hindi na mabait yan. Nagtatago na yan. Tsaka minsan iniiwasan ka na. O kaya minsan iisnabin ka pa. Minsan gagawang ka pa ng mga usap na masama. Totoo ba yan sinasabi ko? Di ba ganyan? Para ipakita sa iba, wala naman ako utang dyan eh. Pero ang totoo, no, wala na siya talagang utang maloob. Ayaw na niya magpakita. Gumagawa na siya ng masama. Diba? Kaya kung ganun ang kalagayan, ibig sabihin, talagang mahirap ng singilin yan. Pero dito, yun ang binabanggit eh. Hindi ba parang ang pakiramdam natin, parang naloko ata ako ah. Naisahan ako ah. Pero yung mga mananampalataya, ang sasabihin niya, Panginoon, kayo na po nakakaalam. Pinapas sa Diyos ko na yan. Makabayad man siya o hindi, hindi niyo naman ako pinabayaan eh. Yung nawala sa akin, ibinalik din ninyo ng husto-husto pa. Kaya dito, kasama doon sa dulo, siksikliglig at umaapaw eh. Alam niyo ho ba yung siksikliglig at umaapaw? Kasama ho yun doon sa mayroong kasama, hindi lang pagpapala, kasama ho doon yung kantimpala. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, naglilingkod naman ako. Nanampalataya ako sa Panginoon, mahal ko naman ang Diyos, naglilingkod ako sa kapwa ko. Sumusunod naman ako sa kalooban niya, pero parang hindi ko naranasan yung siksikliglig at umaapaw. Noon ho, hindi ko pa masagot yun eh, pero ngayon dito maliwanag na eh. May kulang kasi. At ito po ay spiritual law. No? Dahil binanggit na ng Panginoon, sinabi ito dito na talagang yung gantimpala, huwag mo nang asahan kung ang ginagawa mo yung mga nabanggit dito. Pero sino dito ang may gantimpala? Yan, tuloy natin. Mamaya pa rin natin sasagutin yung tanong na yun. Punta ho tayo sa next slide. So ang una na tinuturo sa atin ito ay ibigin ang kaaway. Pangalawa, sabi rito, bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Ang pangalawang punto natin dito, bless those who curse you. No, ito yung pangalawang bagay na itinuturo sa atin, pagpalain ang sumusumpa sa inyo. Ito ang madali. Madaling pagpalain yung pinagpapala din kayo. Di ba? Pero kapag mayroong sumusumpa sa inyo, inaaway kayo, hindi na ninyo pagpapalain yung mga taong yun. Iiwasan na ninyo yun. Di ba ganun ang nangyayari? Pero dito ang utos pa rin eh, ibigin na ang kaaway at yung sumusumpa sa iyo, pagpalain mo. Madali ba ho mahirap? Nung tinanho natin yung sinasabi sa talata, verse 35. Sa halip, ang sabi rito, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Ibig sabihin, yun yung pagpapala. Eto na, babalik ulit tayo dito. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Tingnan nyo, ang Diyos kasi mabuti, ayun yung awit natin kanina eh, no? Kahit doon sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ngayon, sinasabi mong ikaw ay makadiyos at ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, anong klaseng espiritu ang naghahari sa'yo? Kaya dito, yung pagmamahal at yung paggawa ng mabuti. Ewan ko kung bakit talagang laging
focus dito yung magpahiram eh. Kasi dito yung magpahiram, hindi ka na umaasang ikaw ay babayaran. Pero hindi naman ibig sabihin pag binayaran ka, huwag mong tanggapin. Binayaran ka eh, tanggapin mo. Kaya nga ang maganda, dahil pinagpala mo yung hindi na makabayad sa'yo, pinakawalan mo siya doon sa galit, sa puot mo. At dahil siya'y pinagpala mo, pagpapalain din siya ng Diyos. At pag siya'y pinagpala ng Diyos, kasama sa maaalala niya, itong taong ito, napakabuti nito. Pero ang laki na ng utang ko sa kanya, ang laki ng nahiram ko, pero wala akong narinig na masakit at masama. Magkaano siya, makukonsensya. At pag siya'y pinagpala ng husto, mga kapatid, hindi ka lang niya maaalala, maaalala ka rin niyang bayaran. Kaya kung meron ho kayo mga pautang na hindi kayo nababayaran, ipag-pray niyo lang yung mga taong yun at i-bless lang ninyo. No? Baka mamaya marami mag-bless sa akin kasi marami kong utang eh. No? Yun po yung magandang bagay dito. No, makikita ho natin, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay. Kahapon, yung pong testimony ni ng ating kapatid na naanyayahan natin sa ating anniversary ng Magahis. Biro mo, ang bigat no, nung kanyang karanasan, 25 million. Yung, hindi naman lang yung sinabing scam, kundi parang siya ang nakadikom ng mga investor, pero wala nang bumalik doon sa mga taong nag-invest. At siya ang hinabol doon sa 25 million. Pero ang magandang balita doon, dahil na-remit naman niya lahat at may mga resibo at nasa bangko, na-absuelto siya. Pero ang maganda pa rin doon, kahit na-absuelto siya doon, dahil meron siyang kasama sa church eh. Na kung tutusin, hindi na niya sana pananagutan yon at pwede doon siya humabol doon sa kanyang agency na yon. Ang ginawa na lang nga, yung kanyang daw, ano sabi doon, yung kanyang na-ipon ng 9 taon, pinambayad niya doon sa mga kakilala. At siguro, yun yung mga kasama niya sa church. At yung natira na lang na-ipon niya uli na 300,000, yun po yung pinangnegosyo niya ngayon. At hindi na niya sinabi kahapon kung ano yung naging bunga nun, pero sa mga kakilala namin, mukhang nakabawi na po sila. Ganun ho kabuti ang Diyos, no? Kaya dito, ibig sabihin, ginantimpalaan. At ito itong taong ito, kung makikita natin yung sinasabi dito, sa gayon malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taas ang Diyos. Meron kang magandang patotoo. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga kapatid natin na kapag talagang pinagpala, talagang buhos din yung pagpapalang ibinibigay sa kanilang pamilya, sa mga kaibigan, kasama sa iglesia, maging sa atin po mga project. At meron tayo mga kapatid na talagang kapag ibinigay na nila pagdating ng panahon, hindi na sinisingil. Hindi ko nababanggitin kung sino yon. Marami dito yon. No? At naniniwala ako yung gantimpala naman. Meron nga tayo isang kapatid na sabi niya, Pastor, ibinalik na. Bumalik na. Diba? Yun ang katotohanan na hindi ka nawalan kundi ibinalik ng Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw. And then finally, yung huling slide natin. Sabi, bless those who curse you. So pagpapalain ninyo yung, hindi lang yung nagbe-bless sa inyo. Lalo na yung nagki-curse. And then huli, pray for those who mistreat you. No? Yan po. Ang next slide natin dito, yung pangatlong bagay na itinuturo sa atin. Ipanalangin ang mga nang aapi. Sino po sa inyo feeling inaapi kayo? Ipag-pray nyo yun. Sino sa inyo nang aapi? Manalangin din kayo, patawarin na ako, Panginoon, kung ako po yung nagiging dahilan ng pang-aapi. Dalawa lang naman yan eh. Verse 36, dito na tayo magtatapos. Ang sabi rito, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Ano yung ipapag-pray? Ipag-pray natin na tayo ay maging mahabagin. Pangalawa, ipag-pray din natin na hindi tayo maging judgmental. Huwag tayong humatol. Lalo na doon sa mga taong hindi kaaya-aya, sa mga taong talagang
gumagawa ng masama sa atin. Tapos sabi, huwag kayong magparusa. Kasi ito ang maganda, ito yung magandang balita eh. Di ba lagi natin sinasabi kung ano yung tatanoy mo, aanihin mo. Yung sumusumpa sa'yo, ang pang-counter mo lang doon, i-bless, pagpalain. Para yung pagpapala na itinanim mo, babalik sa'yo. Pero kung kinurse mo yon, babalik din sa'yo yon. No? Kaya dito sabi, patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Huwag tayong magparusa. Yung mga taong nagkikurse sa atin, yun po ang isang nakakatakot. Kaya nga sa halip na ikaw ay magalit sa kanya, dapat mahabag ka sa kanya. At ipanalangin mo nga siya. Para yung galit ng Diyos, yun ang hindi dumapo sa kanya. Kaya nakakatakot ho yung mga tao na walang ginagawang masama tapos paparatangan mo ng hindi totoo. Ang balik nun sa'yo eh. No? Kaya mahirap ho yung ipasa Diyos mo. Lagay mo sa kamay ng Panginoon. Lalo na kapag ikay nasaktan, minsan ang ganti natin eh, nagsasabi rin tayo sa isip natin na masasama laban doon sa tao. Okay, ito po yung magandang aral eh, na pinapaalala sa atin para tayo magpatuloy doon sa tamang direksyon ng atin pong paglilingkod at pananampalataya. Kaya dito yan yung sinasabi sa verse 36 and 37. Kaya kung atin pong isa-sum up uli, na tatlong bagay na itinuturo sa atin itong Luke chapter 6, 27 to 38. Una, ibigin ang kaaway. Pangalawa, pagpalain ang sumusumpa sa iyo. Pangatlo, ipanalangin ang mga nang-aapi. Kaya nga, ano ho yung pinaka-isa pang susing talata natin? Ito ho. Ang sabi ho dito sa susunod na talata, ito ho yung last verse, magbigay kayo. Ano ho yung sinasabing magbigay? Ang sinasabi ho magbigay dito, yung umibig ka, magpala ka, at manalangin ka. Yun yung ibibigay mo. Magbigay kayo at kayo bibigyan din ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Bakit? Ang sabi nito, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay saring gagamiting panukat sa inyo. Alam nyo, napakaliwanag po ng mensaheng ito mga kapatid. Kung gusto natin yung hustong takal, siksik, liglig at umaapaw, gumamit ho tayo ng takalan, yung tamang takalan. Na nandoon ho yung pag-ibig sa kaaway, nandoon yung pagpapala sa sumusumpa sa iyo, at kaya mong ipanalangin kahit yung umaapi sa iyo.